Makabayang araw! Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Masaya ako na makita kang muli. Ako si Teacher Shao, ang patuloy na gagabay sa iyong paglalakbay. So worry no more! Halina! Sasamahan kita upang pagyamanin ang iyong kaalaman para sa learning na laging wow! Dahil sa DepEd TV, learning is always fun! Ito ang Aral Pan! Sa ating nakaraang episode, tinalakay natin ang konsepto at kahulugan ng isang bansa. Napatunayan din natin na ang Pilipinas ay isang bansa. Nakapagbigay rin tayo ng iba pang mga halimbawa nito. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. Pero bago yan, siguraduhin na ihanda mo na ang self-learning module, ballpen, at papel. Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan! Magbalik-aaral muna tayo! Paano nga natin malalaman kapag ang isang lugar ay maituturing na bansa? Kailangan mayroon itong... Tama! Apat na elemento! Ano-ano nga ang mga ito? Elemento ng bansa! Tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. At base sa mga elemento ng bansa, sabihin kung ano ang tinutukoy na elemento sa pangungusap. Isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Ang tinutukoy na elemento ay ang pamahalaan. Tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. Ang tinutukoy na elemento ay ang soberanya. Tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa populasyon ng bansa. Ang tinutukoy na elemento ay ang tao. Tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ang tinutukoy na elemento ay ang teritoryo. Ang Pilipinas ay may sariling teritoryo na mahalaga sa pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga tao at pagpapanatili ng kalayaan ng bansa. Familiar ka ba sa bagay na ito? Magaling! Ito ay isang globo. Napakalaga nito sa paghahanap ng lokasyon ng mga lugar sa buong mundo. Ano ang globo? Ang globo ay isang representasyon o modelo ng mundo na may imaginary lines na nakatutulong sa paghahanap ng lokasyon ng isang lugar. At upang malaman natin ang kinalalagyan o lokasyon ng ating bansa, kailangan muna nating pag-aralan ang mga pangunahing direksyon at pangalawang direksyon. Apat ang pangunahing direksyon: hilaga, timog, silangan, at kanluran. Sa mapa, matatagpuan sa sumusunod na posisyon ang apat na pangunahing direksyon. Ang mga direksyon sa pagitan ng mga pangunahing direksyon ay tinatawag na pangalawang direksyon. Ang mga pangalawang direksyon ay hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran, at timog silangan. Tandaan! Nauunang binabanggit o isinusulat ang pangunahing direksyon na hilaga o timog kapag nagbibigay ng pangalawang direksyon. Subukin natin ang iyong kaalaman. Tukuyin ang pangalan ng mga pangalawang direksyon. HK, kung ang sagot mo ay hilagang kanluran, tumpak ang iyong sagot. HS, kung ang sagot mo ay hilagang silangan, tumpak! TK,
kung ang sagot mo ay Timog Kanluran, tumpa! TS. Kung ang sagot mo ay Timog Silangan, tumpa! Ang pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng isang lugar ay sa pamamagitan ng longitude at latitude o paggamit ng sistemang grid. Ang longitude ay mga pababang linya sa mapa o globo. Ito ang nagbibigay direksyon sa silangan at kanluran. Ang linyang ito ang gamit upang matukoy ang oras sa bawat bahagi ng mundo. Ang latitude ang mga pahalang na linya sa mapa o globo. Ang latitude ang nagbibigay lokasyong hilaga o timog ng Ecuador. Ito rin ang mga linyang ginagamit upang tukuyin ang klima sa isang bahagi ng mundo. Ang Pilipinas ang ikalawang pinakamalaking kapuloang natatagpuan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya na nasa gawing itaas ng Ecuador. Ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa buong daigdig. Tinagurian ang Pilipinas bilang pintuan ng Asya dahil sa kinalalagyan nito sa Pasipiko at bilang bahagi ng kontinente at lupalop ng Asya. Nasa pagitan nito ng latitude na 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude at 116 degree hanggang 127 degree silangang longitude. Ang relatibong lokasyon o kaugnay na kinalalagyan ng bansa ay ang direksyon o lokasyon ng isang lugar batay sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar. May dalawang paraan sa pagtukoy ng relatibong lokasyon ng isang bansa. Ito ay ang lokasyong bisinal at lokasyong insular. Sa lokasyong bisinal, natutukoy ang lokasyon ng isang bansa sa pamamagitan ng mga bansang katabi o hangganan nito. Samantalang sa lokasyong insular, natutukoy ang lokasyon ng isang bansa sa pamamagitan ng mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Asya. Kung pag-aaralan ng mapa sa ibaba, ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Makikita sa mapa ang mga karatig bansa ng Pilipinas. Ito ay ang mga sumusunod. Sa hilaga, Taiwan. Hilagang kanluran, China. Hilagang silangan, Japan. Ang mga pulo ng Micronesia ay makikita sa silangan ng Pilipinas. Vietnam, Laos, Cambodia, at Thailand sa kanluran. Brunei, Timog Kanluran. Malaysia, Timog Kanluran. Indonesia, Timog. Mahalaga ang kaalaman sa kinaroroon ng bisinal sa maayos na pakikipag-ugnayan ng bansa sa mga karatig bansa nito. Isa pang paraan ng paglalarawan ng lokasyon ng isang bansa ay ang pagtukoy sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay isang bansang napapalibutan ng katubigan. Insular, ito ang pagtukoy ng lokasyon gamit ang mga nakapaligid na anyong tubig. Ang mga anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas ay sa gawing silangan nito, ang karagatang Pasipiko, ang dagat ng Pilipinas sa hilagang silangan. Ang dagat sulu ay nasa Timog Kanluran kung ating pagbabasehan ang Panay. Ang dagat kanluran ng Pilipinas sa kanluran. Ang Bashi Channel sa hilaga at ang dagat Silebes sa timog. Kung pangunahing direksyon ang pagbabatayan, ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga sumusunod. Sa pagitan ng mga pangunahing direksyon ay ang mga pangalawang direksyon. Kung natatandaan mo pa, ito ang hilagang silangang Timog Silangan, Hilagang Kanluran, at Timog Kanluran. Kung pagbabatayan ang mga pangalawang direksyon, matutukoy rin ang kinalalagyan ng Pilipinas na napapaligiran ng Japan sa Hilagang Silangan, mga isla ng Palau sa Timog Silangan, mga isla ng Paracel sa Hilagang Kanluran, Borneo sa Timog Kanluran.
Ano ang ibig sabihin ng kaugnay na kinalalagyan? Ang relatibong lokasyon o kaugnay na kinalalagyan ng bansa ay ang lokasyon ng isang lugar ayon sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar. Handa ka na ba sa mga iba't ibang pagsasanay na ating gagawin? Sa mga pagsasanay na ito, ay ating aalamin kung lubos mo bang naintindihan ang ating paksa ukol sa lokasyon ng Pilipinas. Tara! Game! Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa patlang ng Asya. A. Hilagang Kanluran, B. Timog Kanluran, C. Timog Silangan, D. Hilagang Timog. Kung ang sagot mo ay titik C, tumpa! Ang Pilipinas ay tinaguri ang patlang A. Pintuan ng Asya, B. Pintuan ng mga Pilipino, C. Pintuan ng mga dayuhan, D. Pintuan ng kayamanan. Kung ang sagot mo ay titik A, tumpa! Kung pagbabatayan ang pangunahing direksyon, ano-ano ang mga anong lupa na nakapaligid sa Pilipinas? A. China, Taiwan, Vietnam, B. Amerika, Thailand, Singapore, C. Taiwan, Indonesia, Vietnam, D. Hong Kong, Thailand, Vietnam. Kung ang sagot mo ay titik C, tumpa! Kung pagbabatayan ang pangunahing direksyon, ano-ano ang mga anong tubig na nakapaligid sa Pilipinas? A. Bashi Channel, Karagatang Pasipiko, Dagat Celebes, Kanlurang Dagat ng Pilipinas. B. Ilog Nile, Paracel, Borneo. C. Karagatang Pasipiko, Paracel, Dagat Celebes, Ilog Nile. D. Kanlurang Dagat ng Pilipinas, Dagat Celebes, Paracel, Ilog Nile. Kung ang sagot mo ay titik A, tumpa! It's time for Hula Macy! Piliin ang tamang sagot ayon sa tinutukoy. Natutukoy ang lokasyon sa pamamagitan ng pag-alam sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ito ba ay lokasyong bisinal o lokasyong insular? Ang tamang sagot, lokasyong insular. Bansang nasa hilaga ng Pilipinas. Ito ba ay Taiwan o Thailand? Ang tamang sagot, Taiwan. Bansang nasa timog ng Pilipinas. Ito ba ay Malaysia o Indonesia? Ang tamang sagot, Indonesia. Bansang nasa kanluran ng Pilipinas. Ito ba ay Vietnam o Singapore? Ang tamang sagot, Vietnam! Oras na para sa aralpan, gawain pantahanan. Pag-aralan ang mapa ng Asya at bigyang pansin ang bawat bansa at anyong tubig na nakapaligid dito. Hanggang dito na lang muna tayo. At dito man tayo titigil, hindi pa rin magpapapigil. Muli ako si Teacher Shao. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ikay patuloy na husay. Dahil mag-aral is fun, sa aral pan. Paalam!